Samantala, nagbayad na ng multa ang mga sangkot sa kontrobersyal na okasyon sa Baguio City. 9,000 piso ang multang ibinayad ng The Manor at Camp John Hay, ang hotel kung saan ginanap ang event. 1,500 piso naman ay binayad ng 33 dumalo, kabilang sina Tim Yap, Casey Concepcion at asawa ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na si Arlene. Ito'y para sa ilang paglabag, kabilang ang face mask at physical distancing ordinance. Ay nako. Anyway, ganun nga po ang nangyari. So, nag-resign po si Mayor Magalong bilang czar dyan sa IATF. Ngunit hindi siya tinanggap yung resignation niya. Marami ho kasi ang nag-appeal, especially yung DOH, nung narinig ko nga sobra ho pagdating ho sa contact tracing, napakagaling ho ni Magalong at napakasipag ho niyan. Although, sabi ko nga, it was not parang... was not. Anong English yung nakayup ka? Wala naman pong perfect na tao. So nagkamali po si Magalong. Ang maganda sa kanya, inamin niya ho na nagkamali siya at nag-resign siya. Although, hindi nga siya pinayagan, pero nandun pa rin yung makikita mo yung pagiging may delikadesa siya na mag-resign at sabihin na there were lapses on my part. Dahil dyan, palakpakan natin si Mayor Magalong. Thank you very much. Buti na lang itong mayor na ito, ganun ang response at hindi yung sasabihin, tandaan nyo yan ha, kung sino yung presidente nyo. Bibusiti namin yan ha, guanoy namin yan ha, sa pagdating ng eleksyon. Oh. Diba, at least si Magalong, ang sinabi niya, I'm sorry, I had my lapses, and I should have made an effort na pag... sitahin ng time na naandun ako. Oh, yan, palakpakan. O, oh, diba? At least. Kasi wala naman talagang perfectong tao. Okay? Kesa naman yung... Sino yung presidente ninyo, ha? Pagdating ng eleksyon, bibisitin namin yan dito. Kitang-kita mo talaga kung sino ang dapat ng namumuno. Aha nga ako sa iyo, Mayor Magalong. Jobber the Good Book, maraming salamat. Pistol Balateros, Bano today, schedule ko for vaccine. Uy, God bless all. Alam, tanungin mo nga, madam, kung ano yung vaccine na ituturok sa iyo at kung pwede kang mamili. Tapos pag pinagsabihan kang hindi ka pwede magili, magsigaw ka dyan na, Maki Becky! Maki Becky! Ha, Madam Jowert na good book ha? Hindi ako, diba? Totoo naman eh. At tapos, ito lang nakakainis dito sa sitwasyon na nanggaling dito sa Baguio. Sabi ko nga eh, dahil sa kapabayaan ng isang Becky Mon na gustong sumakay ng kabayo, nasira tuloy yung dangal ng, hindi naman sa nasira tuloy yan, nasisira tuloy yung dangal ng isang mayor na napakagaling. Dahil lang merong isang Becky mo na gustong sumakay ng kabayo. Ay nako. Lahat na lang ng party parang ime-involve na Becky mo. Ano pinagagawa ninyo? Bakit ba kasi... yung unang party din, nagka-problema dahil sa mga ano. Ito na naman, may problema. Anak kayo talaga ng mga... Ay, nako! Ito ang problema, isipin mo ha. 1,500 lang ang penalty ng bawat isa. Hindi naman, sabi ko nga eh, ano to, sisisihin na lang natin sa Magalong, 1,500 lang. Hindi o eh, problema, yan ang ano eh. Yan ang ordinansa na nilagay dyan eh. Kaya nga ako dito sa Baguio, kung kayo man nakikinig, sino man ang counselor dyan, oy, may mga taga-Baguio dyan, sabihan nyo, itaas-taas yung penalty para hindi umulit. Tapos dun sa venue, 9,000 lang. Ano ba naman yung 9,000 sa binayaran nung nagpa-party dyan? Sus. Medyo mahina ho yung 1,500, pero wala tayong magagawa. Yan ang nasa batas ng ginawa nila.
Ay nako. Kaya lang, for every irresponsible action, may nadadamay na tao. Lagi niyong tatandaan yan. Doon sa Tagig, di ba? Sino yung nadamay? O yung mga manggagawa doon sa bar dahil naipasara yung bar. O. Damay yun. Tapos, di ba, sinabi nga ni Mayor Lino Cayetano na lahat ng mga waiter at mga pamilya ng waiter ay sinwab. Sino na naman nagbayad nun? Oh. I hope binayaran nyo na may-ari ng bar na yun. Pero kung hindi man, eh baka ang nagbayad pa nun eh yung city government na naman. O bakit? Dahil lang may irresponsibleng mga taong gustong magsaya. Yun lang yun. Diba? Hindi, sa totoo lang, naiinis na ako eh. Kasi yung mga simpleng bagay na, oo, naintindihan ko, nakakalungkot. Totoo naman, nakakalungkot eh. Pag eto mga panahon na ito, nakakalungkot. Wala kang kasama. Wala kang ano, wala kang social, hindi ka makalabas. Nakakalungkot. Tapos makikita mo yung mga, ay lang, nakakabwisit eh. Diba? Kaya nga ako, patuloy ngayon eh. Eto, sorry ah, pasensya na kung araw-araw ko ito binabanatan, pero kabanat-banat naman kayo mga animal kayo eh. Sorry ha. Yung mga nagpa-party pa rin hanggang ngayon, tapos nakikita ko pa rin sa mga Instagram niyo nag-story pa rin kayo, mga animal kayo, ha? Kesyo, papasok-pasok pa yung, ano, yung mga champagne-champagne nyo na may patalsik-talsik din. May paganyan-ganyan pa kayo, tapos hindi naman kayo nakamask. Napaka, ano? That is so, ano eh, party yun eh, ano ba? That is so irresponsible people in the house. It's 2021. Sabi nga ni ano, it's 2021. Make love. Peace. Isipin nyo ha, minsan na lang eh, oo, nakakapagod na to. Totoo lang, nakakainis na. Pero would you just imagine this? Ito lang eh, makinig kayo maigi dito sa sasabihin ko ito ha. Yung mga nakikita ko sa mga Instagram na nagpa-party-party, yung mga nag-AA na yan. Ganyan-ganyan na sa ano, tapos party-party sila. Hindi nasisita. Pero pag may mag-inuman sa karsada na may bangko at may mesa doon at may tagay-tagay doon, masisita yung kahit apat lang oh. Oh, 'di ba? 'Di ba? Pag binidyo mo yung pinicturean mo at pinost mo yung sa social media, magagalit ang tao. Oh. Oh. Kaya sabihin nyo, oy, wala kayong mga disiplina, mga hindot na mga animal kayo, mga Pilipino kayo. Nasa karsada kayo, nagiinuman, tagay-tagay. Apat lang yun, ha? Apat lang yun. Pero yung mga nasa bar, ilan yun? Ang dami-dami nun, ha? Tapos pinagmamalaki nyo pa, nagiinuman kayo. Mga animal talaga kayo, eh. Kaya nakakainis, eh. O, diba? Sa totoo lang, napaka-hipokrito ng karamihan sa ating mga Pilipino. Hindi tayo nagagaano yun. Bakit? Yung COVID nandun lang sa Tagayan, nandun lang sa kanto, at kailangan sila ang bawal, pero yung nasa bar hindi pwede? Parang hindi ata pantay. Hindi naman sila nga ano ha, parang hindi ata upantay. Kaya ano ha, General Elizar, I'm telling you, this should stop. Or else, I will do this every day of my life. Isusumpa ko talaga lahat ng mga party na yan. Alam nyo kung bakit ako nagagalit sa party na yan? Hindi naman nung kasi naapektuhan yung mga nando sa party. Hindi, katulad yan, oh. Magkano lang yung binayaran nila? 1.5 each? Oh, barya lang yan eh. Eh, pusta ko yung pera niya, limpak-limpak na sa lapi eh. Pero yung mga nawawala ng trabaho, yung mga nahahawa ng mga waiter, yun ang kawawa doon. Tandaan nyo, ang hirap-hirap na nga ng buhay. Masasaraduhan pa sila. Mawawalan pa sila ng trabaho. Sa tingin nyo yung mga hinayupak na mga may-ari ng mga bar na yan, pag nawala ng trabaho yung mga empleyado nila, pasisweldohin nila yan? Bubuhayin nila yan? Bakit lang? Bakit? Dahil sa inyong mga party ng party at mga kulang sa aruga, kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal ng mga magulang, kaya party kayo ng party. Pinaiinit nyo yung ulo ko. Sisihin nyo mga magulang nyo, ba't di kayo inaruga? Ngayon, babarka-barkada kayo sa karsada. Tapos sino madadamay? Pag nahuli, pag nabulya. What? Alam nyo ho ba yung Garden Square na pinag... yung ano, basta yun. Ayoko nang banggit eh. Ma-demonetize na naman ito. Hayop kung ano eh.
yung hotel na merong ano, may natigok. Pinasara yun ng 6 months. Ang daming empleyado dun. Sa tingin nyo ha, sa tingin nyo yung owner nun, pasisweldohin yun? Hindi ko ba kayo naaawa? Bakit? Eh, dahil lang sa ayoko na sabihin yung haliparot, pero dahil lang doon sa mga... Ayoko sabihin yun eh. Baka sabihin naman ano eh. Dahil sa party-party na yan, ano nangyari? Sarado. Sagot nyo ba yung mga waiter doon? Tapos magre-reklamo kayo sa telebisyon, ha? Eh, kasi ta-apektuhan na ang buhay namin. Na ano kami ng buhay namin. O bakit? Kayo lang ba? Sige nga, kayo lang ba na-apektuhan ng buhay? Paano yung mga nasaran doon? Sasabihin ninyo, hindi, wala, tamo ang ano ng PNP, wala naman kaming kasalanan. Oo nga, wala nga kayong kasalanan. Pero ang tanong, may nangyari pa rin ba o wala? May nang, palamig ka muna, Byron. Ay, salamat po, palamig. Sabi ko sa inyo, ayoko lang sisimula eh. Di ba ho, isipin nyo ito ha, hindi kasi yan ang naibabalita eh. Hindi yan ang nakikita ng tao. Dahil sa katarantaduhan ng iilan, sinarado yun, kawawa naman yung mga manggagawa doon. Ilan yun? Ang dami nun. May security guard yun, may waiter yun, may staff yun. Alam ba nila yun? Yun yung point ko eh. Dahil sa inyo na nagparty na pinagbabawal ngang magparty. Tigas kasi ng ulo eh. Kaya ho sana, ito lang ang lagi kong sasabihin sa inyo. Kung ano man ang gagawin mo, magiging contribution ito sa magiging sa mga taong nasa labas. So kung may ginawa kang kalokohan at may ginawa yung grupo niyong kalokohan, madadamay ho yung ibang mga tao. Oo, sasabihin mo, hindi naman namin sinadya. Oo, hindi nyo nga sinadya, pero alam nyo ginagawa nyo yun. The mere fact, okay? The mere fact na alam mo na ngang bawal pa eh, GCQ pa. Balik natin, bawal pa. Actually, kahit nga tanggalin na natin yung word na GCQ, ECQ, WPQ, WAPAQ, o kaya yung BaranaQ, tanggalin na natin yan. The mere fact that COVID is still alive and may mas matindi pang nakakahawa, be responsible enough. Yun lang naman eh, be responsible enough. Alam nyo, ako ha, ito, pag nakikita ko yung mga sa ibang bansa, naaawa ako na nag-lockdown sila uli. Minsan napapa-smile nga ako eh, nasabi ko, kayo naka-lockdown kami, pwede na kaming lumabas-labas at magkain-kain sa restaurant. Diba? Minsan, hindi ba kayo naiinis doon na kami nakakakain kami sa restaurant? Pero, nakakakain ka na nga sa restaurant, nakakapag-mall ka na nga, nasa ibang bansa eh, hindi nila magawa. Sasagarin mo pa? Makikipag-inuman ka pa? Makikipag-bar ka pa? Binigyan mo ng konti, talagang sasagarin pa? Di ba ho, yun yung masakit dun eh. Pag sinasagad, masakit ho yun. Hindi, wala akong kahalong ano yun ha. Pero totoo po yun. Kaya nga ganito eh, sa akin lang, kung hindi ko naman sinabing huwag kayong lumabas, huwag kayong kumain, huwag kayong mag-party, go. Okay? Pero limit to your numbers. Limit din ang inom. Pwede naman uminom pa konti-konti, isang red wine para sa lahat, konti-konti, isang konting yung iniinom ng mga girls, konti lang. Huwag yun to the point na may madadamay kayong iba, may maaanong iba, be responsible lang. As simple lang yun eh. Hindi ko mag-gets ng iba bakit hindi talaga maano.